Mix Malino umamin na, ayokong may mga taong nagdidikta sakin. Kung bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Naiintindihan ni Migs Malino kung may mga fans na nagtampo at nagalit sa kanya matapos nilang aminin ni Roseanne kung may mga supporters sila ni Migs Malino na nagulat at hindi sumang-ayon sa kanilang pagkakaibigan. Tanggap daw niya ito dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang isip at puso ng mga tao. Pero abot langit naman daw ang pasasalamat niya sa mga fans nila ni Mahal na hindi bumitiw sa pagmamahal at pagsuporta sa kanya, sa kabila ng mga nangyari. Masakit at mahirap din daw para sa kanya ang mga naging kaganapan sa personal niyang buhay nitong nagdaang taon, pero hindi siya nagpatalo sa pagsubok at naging matapang sa pagbangon at pag-move on. Lahat tayo may kanya-kanyang way of coping mechanism sa lahat ng nangyayari. Iba-iba rin syempre yung fans. Ang laking parte nila ng buhay ko. Buhay namin ni Mahal at sa pamilya ko. Naiintindihan ko yung iba kung saan sila nanggagaling and na-appreciate ko lahat ng nandyan to stay, ang pahayag ni Migs Malino. Patuloy pa ng actor, singer at charity blogger. Naiintindihan ko yun. Lahat ng emotions nila. Lahat ng pinagdaanan nila nung month na yun, week na yun, ng pagkawala ni Mahal. Naiintindihan ko yun but mahirap din sa akin. Mahirap din sa amin. Ako yung klase ng tao na ayokong feeling ko hindi ko hawak yung buhay ko. Ayoko na may nagdi-dictate sa akin. It was a challenging year for everybody, especially the last nung 2021. And for the fans as well. Aniya pa. Mariin pang sabi ni Migs Malino. Kung ako yung fan din siguro na kailangan ko rin tanggapin yung desisyon ng idol. Kahit alam kong hirap na hirap ka. Kasi you love this person so much. So kailangan susuportahan ko yung gusto niya. And binigay nila yun sa akin. Doon ko na feel na grabe. Itong mga tao to, more than their support and anything. Nakikita ka nila as tao. Ang galing, ibang klase sila. Nag-thank you ako. Yun yung di nila pina-feel sa akin na I need to explain anything, they respected that. Slowly, things are getting better. Pagbabahagi ng actor, singer at charity blogger. Ang punto ni Migs Malino is, hindi ko naman sila pinipilit, ibinibigay ko sa kanila yung freedom to decide. But this is me, this is what I want to do. If you're gonna stay, thank you. If not, thank you pa rin kasi naging parte ka ng ilang years na yon. If a woman is happy or contented, hindi mo na kailangan I explain yung sarili mo. It just shows how happy you are and maybe yon yung nakikita ng tao sa'yo ngayon. I'm just really happy and contented.
I'm at peace. Sabi pa ni Migs Malino, sobrang saya ko pati ang pamilya at kaibigan ko ngayon, sana maging masaya tayong lahat. Tungkol naman sa mga major changes sa kanyang personal life at career, I just want to experience all these emotions and kung ano yung makikita nila sa mga gagawin ko, makikita din naman nila sa mga vlog ko. Bago ako mag-yes sa isang project, sobra ko yung pag-iisipan. So once I say yes, ibig sabihin naniniwala ako sa project na yun. So kung ano man yung mapagdedesidan kong gawin, gagawin ko yun all out. Kung ano man yung challenge, I'm ready to take that challenge, sabi pa ni Migs Malino. Wala pang planong magpakasal at bumuo ng sariling pamilya ang celebrity couple na sina Migs Malino at Rose Ann. Ine-enjoy daw muna nila ni Migs Malino ang kanilang relasyon bilang boyfriend-girlfriend. At bagong-bago pa lang ang kanilang love story. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.